Sa puntong ito, makausap natin ang ating GMA resident political analyst na si Professor Richard Haydarian. Good morning po, Professor. Magandang umaga po. Isang sa mga kapansin-pansin yung paglaladlad ng armadong grupong itong sumalaki sa marami, nakita naman natin sa mga larawan, ISIS flag. Sa tingin nyo ba lumakas na yung pwersa ng teroristang grupong ito sa ating bansa o parang bahagi lang ito ng parang pagporma lang nila? Propaganda. Well, yung pangalan actually ng Mawete Group ay Islamic State of Lanao na tsaka yung Butik Lanao del Sur talaga yun ang kanilang headquarters at tsaka area of strength. No? So, yun ang marketing strategy talaga nila at isa sila sa mga pinaka-explicit na grupo dito sa Pilipinas na hindi lang nag-pledge ng allegiance dyan sa ISIS, pero talagang pinipresent nilang sa kanila sarili nila bilang mga representasyon ng ISIS. Kasi ang pagkakaiba yung mga ibang grupo katulad ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters or yung Abu Sayyaf, sila may mga identity na sila dati pa. Kumbaga may pedigree na, di ba? Eto mga tao, baguhan pa lang. At saka yung mga Mawete Brothers yung in charge. So talagang ginagamit nila yung ISIS flag bilang yung marketing strategy nila. So yung propaganda element, malakas. Kaya nga kagabi, yung Western Mindanao Command, nag-release sila ng statement na huwag niyong tulungan yung propaganda ng mga grupo na ito. Huwag kayong magpakalat ng mga news, mga memes, mga fake news na mukhang all over the place na sila, na sinakop nila yung kontrolado na nila. Maui. So, kontrolado yung situation. So, ngayon talaga mop-up operation ginagawa dito. As always, yung sinasabi ko dito, ang position dapat natin ay huwag tayo magpanic, pero huwag rin tayo complacent. In fact, 2015 pa lang, winawarn ko yung dating administrasyon na huwag tayong dismissive dito sa issue ng ISIS. And nung panahon na yan, wala pang nagpa-pledge masyado eh. Okay. So, as I said, nasa stage 3 na tayo, kumbaga, meron ng Pledge of Alliance, meron ng recognition, meron ng organization, pero hanggang ngayon nakita natin failure pa rin sila pagdating sa pagsakop ng teritorya at saka population. Pero, hindi naman yun ang nag-preclude sa kanila na magkaroon ng attempts. At dapat, of course, ingat tayo kasi we never know, baka may coordinated plans across the country. So, hindi lang sa... Ito na yun. Hindi lang dyan. Paano natin dapat tignan ito? Kasi the government would always downplay it. Sinasabi, ito, mga papansin lang to, mga gustong gusto ng funding nito, ng mga grupong ito. But, ito nga sila, they pose a real threat. Ito nga, nagkaroon pa nga ng declaration ng martial law. So, may ISIS na nga ba talaga sa Pilipinas? May mga ISIS-affiliate groups sa Pilipinas. I think medyo klaro naman yun. Hindi na nila ma-deny yun. I think yung position ng gobyerno ay ayaw lang nila mag-panic ng tao. At tama naman sila to a certain degree. I mean, hindi ito katulad nung ISIS central sa Syria at Iraq na talaga may military. Alam mo yung talagang linya at linya ng tao, libo-libong tao. Wala pa naman sila doon. Pero ngayon, yung mga isolated attacks na yan ay dumadami. Diba? Nung isang buwan lang sa ASEAN na meeting, biglang lumitaw yung mga Abu Sayyaf group. Ngayon naman, mga Mawete. So, at mga grupo na yan, lahat sila nag-pledge ng allegiance sa ISIS. So again, hindi sila dapat maliitin. So, yung degree ng threat ay hindi katulad nung nakita ng mga Middle East, no? Yung Iraq at Syria. Correct. Pero nonetheless, I think, dapat i-recognize natin, nagiging more and more active at saka coordinated itong mga ISIS affiliate groups sa Pilipinas. So, tamang buong Mindanao ang ideklarang martial law. Ito yung malaking kasi tanong. Kasi ba, may info pa sila, di ba? So, ngayon, ang nakita natin so far naman na sa Marawi lang naman yung area ng operations ng grupo na to. At saka, of course, yung Sulusi at saka Selbesi, Abu Sayyaf naman yung malakas dyan. And then, of course, yung operations sa Bohol nung nakaraan na buwan. Yun nga, hindi ko pa nakita yung justification ng government. Baka meron silang intelligence na may coordinated operations, hindi lang sa Marawi, pero across Mindanao. Pero yun nga, di ba, sa ilalim na ating saligang batas, dapat magpresenta ng isang report ang ating gobyerno, ang presidente natin sa Kongreso. So yung Kongreso dapat ang mag-scrutinize kung talaga may basihan na buong Mindanao ay madeklara ng martial law. Yung presence ni Hapilon sa Marawi, at yun nga, nandun daw yung mga ISIS-affiliated groups, what does that say? Na have the lines blurred between what Abu Sayyaf is or what the other armed groups are relative dito sa ISIS? Well, as far as we know, di ba? I mean, simula pa lang ng last year, around January, February, wala nang linya. For them, interchangeable na yan. Sila yung mga ISIS representation dito sa Pilipinas. Pero at the same time, pinipreserve pa rin ng ibang grupo yung dati nilang identity. Kasi Abu Sayyaf, may sarili din sila identity. Yung Metro Manila ba, meron dapat ipag-alala dyan? O ano yung mga dapat tago, hindi mga paghahanda ng mga na dito sa Metro Manila? Pwede well, I mean, katulad ng sinasabi ng kapulisan ng ating mga
kaibigan sa kapulisan, dapat talaga kung may suspicious tayong makikita, mag-cooperate tayo. Vigilance. At please naman, huwag tayong mag-spread ng mga false information. Huwag tayong mag-contribute at huwag natin biruin ang issue na to. This is the season malaki of fake issue news. To. Kasi yun nga eh, yung isang araw, binomba rin sa Manchester, di ba? Sa concert. So I mean, generally, you could say na dapat generally ingat tayo pag medyo crowded area kasi natural target yan. Pero yun nga, huwag tayo mag-contribute sa unnecessary panic kasi yun din ang gusto nila. Yun ang tumutulong sa kanilang propaganda. Yes. Gusto pa rin nila ipakita na buhay pa sila kasi talong-talong ISIS ngayon sa Middle East. Eh. Correct, oo. So wala na sanang, kaya social media, di ba? Yun ang nakakatakot eh. Mm. Dapat may tumulong paano makilala ano ang fake news sa hindi. Yes. At hindi na maikalat pa. Kasi trabaho din natin, dapat tumulong din tayo dyan. No? Right. Kasi ang problema din kasi sa military. Eh kayang gayahin yung ating mga news, website. When in doubt, don't share. Yun na lang. Unfortunately, yun nga, pag may panic, may fear, ang mga tao, lahat bibiliin nila. I mean, bebenta lahat sa kanila kahit disinformation. Okay, maraming salamat, Professor Richard Haydarian and GMA resident political analyst.